Hi guys, good morning. Grabe yung sun. I'm just walking papunta dito sa garahe para kunin yung sasakyan kasi today is the start ng aming trabaho after naming magbakasyon. So, we are going to have our meeting si Mike and I and then yung aming employer para meetingan yung start ng season, what's going to happen, what the plans are and everything. So, yeah, let's go and start the day. So, patapos na yung ating umaga, yung araw natin today. We did a lot of things today kasi we are still in the season na hindi pa natin kailangan na gatasan yung mga baka, which we called dry season. So, yung ginagawa lang po namin ngayong mga panahon na ito ay nagsiset up ng farm para in preparation sa busy months natin. So, isa na sa sineset up natin ay yung ating calf barn. So, ito yung aming calf barn dito. Meron tayong round calf barn na merong mga rooms dyan sa gilid-gilid or pens as we call it. Tapos meron pa doon sa likuran na hindi pa nasiset up. Actually, itong area na ito ay hindi pa tapos kasi kulang yung aming sawdust, yung ganyan namin. So kailangan, nag-order pa kasi kami, so kailangan pa namin antayin na dumating yun. And then we are going to fill up this area here. Kasi nililinis namin yan every year para malinis yung para fresh yung bagong higaan ng mga guya na maipapanganak this season. So naglinis din kami ng mga calf vats, pero yung isa medyo may pagka matigas yung kaniyang laman kasi meron pa natira na nagata sa loob, so naging molds na siya. So dinidrain pa lang namin yung tubig and then tomorrow we are going to clean it with hot water. And then isa rin sa mga nangyari this month na wala kami dito sa New Zealand ay na set up na yung bagong system dito sa farm. So if andito ka na sa YouTube ko and you have been listening sa mga kinukwento ko in the past few videos, nasabi ko dati na meron kaming i-add na or bago, meron kaming bagong sistema sa farm which we call halter. So yung halter guys, it will ease out a lot of jobs sa farm. So konti pa lang yung farms sa New Zealand na merong halter. So ngayong panahon na ito ay tinitraining pa lang natin yung mga baka kasi bago sa kanila eh yung system na yon. Nasabi ko dati na yung collar ng baka, yun bang nasa leeg nila, ay tinatawag na cow scout. So yung cow scout, nagmo-monitor ng mga sakit ng mga baka, mating or in-heat, kapag in-heat yung mga baka, or nagbibigay ng mga graphs and etc. So itong halter, it will still give us those infos guys. Pero ang pagkakaiba lang nito ay hindi mo na kailangan na maglagay ng mga brake fences sa paddock. So, may ease out yung trabaho or workload ng isang tao
kasi hindi mo na kailangan na maglagay ng mga brake fences. Hindi mo na kailangan maglakad. And hindi mo na rin kailangan na gumising ng maaga para mag-cows in. Kasi you can actually tell the cows to come to the shed para gatasan na sila. So, what you're going to do, ay i-check mo lang yung paddock kapag nagising ka na, kapag na-set mo na yung time kung saan kailangan na ng mga baka na pumunta sa yard. So, before ka mag-start ng pagagatas, check mo lang yung paddock kung may naiwan man. And then, you can start milking. So, you won't need a lot of people kapag ka meron kang halter. Kasi, yun na nga, kusa na siyang, pwede mo na siyang utusan na papuntahin yung mga baka dito. It will give signal to the cows. And it will make our calving easier as well. Kasi kapag nagda-draft out kami ng mga baka na nanganak, or even kapag may baka na may sakit, pwede lang namin i-draft yung baka na yon, or kunin yung baka na yon using the halter. Pero of course, kapag calving season, kailangan mo pa rin namang i-pick up yung mga guya. So yan lang yung hard part, but mas madali na lang siya, no? Hindi na siya ganun kabigat yung trabaho kasi mababawasan na yung workload natin. And then, it will also give us, ano pa ba yun? The ability na makita yung mga baka kapag ka, say for example, hindi gumalaw yung baka. So, makikita mo doon na yung baka ay nasa isang area lang na hindi siya gumagalaw. Kasi, may mga dots kasi yung mga baka eh. Dito sa app na ito, meron kasi silang app, and i-coconnect mo sila sa kanilang mga nilagay dito na mga aerial. And then, although hindi siya accurately live talaga na kung gagalaw ka, yun din yung on time talaga yung movement sa app. Pero, it will help a lot. So, kapag ka may baka na, say for example, namatay, malalaman mo kung saang area siya na matay or kung saan siya, di ba, hindi mo na kailangan hanapin ng ganun. And then, kapag ka may mga baka na nag-breakout sa kabilang paddock, makikita mo rin sa website na ito. So, it will make our life easier, kumbaga. Pero at this point, dinitrain pa kasi yung mga baka, so medyo hassle pa siya at this point kasi I think it is their third day pa lang on training sa halter na ito. So yeah, it will get easier in time. And then, ang nakakaganda rin kasi, kapag ka nag-breakthrough yung mga baka, yung promise ng halter ay sila yung pupunta para maglagay, or kapag hindi man gumana yung collar ng mga baka, so yung halter mismo, naglagay kasi ako ng dehydrated lime sa calf pen. But anyway, ano ba yung pinagsasabi ko? So kapag ka, say for example, hindi gumana yung collar ng mga baka, pupunta yung halter, yung mga staff ng halter dito para maglagay ng mga brake fences. Kasi yung mangyayari guys, yung mga paddocks namin ay hindi na siya separated into many blocks. So currently, meron kaming 61 blocks or paddocks dito sa farm. So mangyayari ay magkakaroon na lang kami ng 11 big paddocks. So, i-combine yung mga smaller paddocks namin into one. So, kapag hindi gumana yung collar, then yung staff ng halter has to come here para maglagay ng brake fences. So, we will see kung ano yung mangyayari in the coming months, especially na papunta na kami sa busy months. But, yun lang yun so far yung mga nangyari ngayon. Si Mike and si Travis pala ay nag-move ng mga baka na dun sila sa likod. So, ako yung nakatoka dito ngayon. Kaninang umaga, naglagay kami ng mga ng safety fence. So, kasi guys, di ba, bago pa lang kami sa system. So, we have to make sure na we have a safety fence pa rin talaga. Kasi, yung behavior ng mga baka, hindi pa siya ganun ka, hindi pa sila ganun kabait, kumbaga. Hindi pa sila ganun ka, yung mga nagfa-follow sa vibration ng collar. Hindi pa nila alam eh. So, yun, kailangan pa rin natin maglagay ng safety fence. But anyway, yun lang yung nangyari for today and then today and yesterday. And I will give you an update since andito na tayo sa New Zealand, balik na tayo from holiday. And start na yung busy month, so magkakaroon na rin tayo ng mga bago-bagong content sa farm. And I hope that you are still going to watch those videos. I know na hindi ako nag-upload every
single time. Nag-upload ako probably once a month or something kapag ka may time akong mag-edit. Pero naging busy din kasi ako in the past months dahil nga yung wedding namin. So kaya hindi ako nakapag-edit ng videos. And I have a lot of saved videos sa aking photos. Pero ang problema lang kasi nasa iCloud na siya and ang hassle i-download isa-isa. Kasi yung laptop ko, hindi kasi siya iMac. So yung connection niya sa iPhone, mahirap siyang i-connect eh. So I will find a way para ma-upload ko pa rin yon, ma-edit ko yon. But yeah, I would like to say thank you sa mga tao na nanonood dito sa aking YouTube channel. Ilang taon na ba ako dito sa YouTube? I don't know. It has been, well, yung account ko talaga guys, 2009 pa itong YouTube account ko. Pero naging active lang ako noong 2017 yata yon. So yeah, it has been 5 years, I think. So maraming salamat guys for, if you're still here since the beginning, maraming salamat sa inyo. I hope na mag-enjoy pa rin kayo sa mga upcoming videos ko and sa mga bagong journeys namin since residente na kami ni Mike dito sa New Zealand. And thank you sa mga prayers and sa pag-greet sa amin sa aming wedding. And I hope that you guys are doing well as well. Yeah, I'll see you again on my next video. Please don't forget to hit the subscribe button and please don't hesitate guys na mag-like ng video para i-boost up pa ni YouTube yung ating mga videos. Thank you guys so much. Bye-bye. God bless.